Ferdinand Lizardi Jr., Idol, FLM, pa-shout out naman po. Yes, of course. Ronald Eugenio, Matang Aguila, Ogi TV, Inyaki TV, Sen Bonggok, mabuhay ka po. Sen Bonggok, mabuhay ka. Sir, God bless, pusong makatao. Jaymar Jaymar, Sir Oriental Mindoro, mabuhay po kayo. Hop. Inyaki TV, ang yaman nak ta dati may sa manen. Ah. Okay, agyaman na ta dati may sa manen nga Marcos ti agituloy tinaaramid ni Apo Marcos. Ay. Salamat po. Hindi po ako 'yon. Grim Grim Aguila PH, boss, pa-shout out sa mga mayayaman dito sa Mindanao, mga supot pa rin. Hoy, yung mayayaman sa Mindanao, mga supot pa rin? Saan dyan? Saan dyan? At akin tutuliin yan. Oh, mga supot pa rin daw, yung mga mayayaman sa Mindanao. Buti na lang. Speaking of Mindanao, may kaibigan po ako dyan sa parteng Davao, may gasolinahan siya. Sa Jensen, may gasolinahan siya. Sa Isulan, may gasolinahan siya. Sa pa ba siya may gasolinahan? Sa marami. Oh. Kaibigan. Uh-huh. Francis Morillo and family. Utol. Eto na. Puta, naaalala ko na naman. Ang inam din nung nagbabasa ako ng message, no? May pumapasok sa isip ko. Eto, kaibigan ko to. Asking kumakain kami. Kumakain kami sa isang pinggan nito. Kumakain kami sa isang pinggan. Yung mga taga Mindanao na nanonood sa akin ngayon, eto ha, pakinggan mo. Ipakalat mo tong video natin hanggang makarating sa taong sinasabi ko. Ha? I-share mo to. Kailangan makarating sa kanya. May mga gasoline station to sa Isulan, sa Surala. Marami tong gasoline station. Ang pangalan nito, taon to, kaibigan ko to. As in, kaibigan ko talaga. Winter, spring, summer and fall, kaibigan ko to. Yung utol ko to, si Ibo. Mayaman to. Mayaman to ba? Yung mag-asawa na to. Oh, yung misis niya, niregaluhan ko ng Rolex. Oh, yung kumari ko. Yung misis niya, niregaluhan ko Rolex eh. Ah, tunay yan, Mari, ah, yung niregalo ko sa'yo. Ah. Hindi yan fake, ah. Hindi dyan fake yan. Tunay na Rolex yung niregalo ko sa'yo. Okay, kumari ko. Mabait na tao to. Oh, tukayo ko pa. Oh, Francis Morillo. Francis M. din. Parehas kami, Francis M. Ah? Sa mga taga-Mindanao, buti na lang nagbasa ako rito ng comment, biglang pumasok sa isip ko, oh, yung kaibigan ko mayaman. Francis Morillo, huwag mong hintayin tawagin kitang supot. Ha? Alam ko, barakong-barako ka. Kailangan sa loob ng 3 araw, pagkataba, hindi, Biyernes Santo bukas, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay. Oh, bibigyan ko siya hanggang Martes. Si Francis Morillo, inahamon kita. Ha? 500 kabampigas. Oh my God. Ipamigay mo sa lahat ng kapitbahay mong mahihirap magmula Jensen, wag na sa Jensen, mayaman sa Jensen. Magmula Isulan, Surala, Santo Antonio hanggang diyan sa may sabungan natin, ha? Lahat ng mahihirap diyan. 500 kabampigas. Ha? Kina-challenge kita. Mamimigay ka ng 500 kabampigas. Pati tricycle driver, bigyan mo ng tigli 5 kilo. Pero para hindi ka naman mahirapan, wag na yung 50 kilos. Yung 25 kilos lang. Ha? 500 kabampigas na 25 kilos. Kailangan makita ko at challenge accepted. Alam ko ho, hindi ho nanonood ng YouTube yon. Pero yung misis niya, at saka yung tauhan niya, nanonood ng Facebook.
Kaya yung mga taga Mindanao, dali, lalo na yung taga Isulan, kilala niyo yung sinasabi ko, Francis Murillo, may-ari ng mga gasoline station yan. Kaibigan ko, sabongero din yan. Maraming mga manok, maraming sagingan. Francis, ito kayo. Buti naalala kita. Kina-challenge kita. Ha? Kina-challenge kita. 500 sakong bigas, kahit yung 25 kilos, ipamigay mo sa lahat ng may hirap na tinamaan ng COVID-19. Diyan sa bayan mo. Bibigyan kita hanggang Tuesday. Kapag hindi mo nagawa, araw-arawin kita tawaging support. Ay, hindi papayag to. Best friend ko to eh. Malay mo ko, 1,000 pa bili niya. Iyon na nga, baka 1,000 pa. Malaki din ang kalembang nito. Yung mga taga Mindanao, i-share nyo na tong sinasabi ko para kumalat na. Magsa-sign off na ako ng after 20 minutes. Magsa-sign off na ako. Ikalat nyo na ng ikalat para marinig ni Francis Murillo. Mindanao, Francis Murillo, kina-challenge kita. Eto pa isa. Ota, naaalala ko na. Nako, patay kayo ngayon sa akin. Yari ka. Don Ramon Engracia. Kaibigan ko yan. Hinahamong kita. 200 kabang bigas na 25 kilos. Ipamigay mo sa lahat ng nagugutom na pamilya dyan sa Lambayong Sultan Kudarat. Yan. Tandaan nyo na ho yung mga sinabi kong pangalan. Tandaan nyo na. Francis Murillo, kina-challenge kita. Gusto ko, next week, makikita ko yung video na tinanggap mo ang challenge ko. Kung hindi, hindi ko sasagutin ang tawag mo magpakailanman. Ibig sabihin, hindi mo ko minahal bilang kaibigan. Hindi para sa akin yung hinihingi ko, partner. Alam ko ito, lalaking-lalaki to. Barakong-barako to. Kung walang solid cash to, mangungutang to ng bigas. Kilala ko itong lalaki to. Magaling na lalaki. Nung 2016 na bago mag-election eh, puta, bumili ng bus dahil sa pag-idolo niya kay BBM. Yun, no? Oo, para sa sasakyan ng mga salamin namin doon. Ngayon, Francis Murillo, ha? 500 kabang bigas, hinahamong kita, huwag kang magpasupot. Diyos ko, ikalat niyo po to. Sige na, minsan lang pumasok sa isip ko to. Ikalat nyo, dali, para makarating sa kanya. Ang swerte ng taga Mindanao. Alam mo bakit? Ang dami kong good friend doon. That they are willing to help, they are willing to extend a lending hand for humanity. Huh? They are willing to extend their lending hand for humanity. And I knew them. You know why? Because I am with them. I slept with them. I eat with them. Alam mo yon? Nung nag-humanitarian ako sa Mindanao, sila yung mga kasama ko talagang walang pagod. Iniiwanan nila yung kanilang mga negosyo para lang makatulong sa tao. Francis Murillo, kina-challenge kita, 500 kabang bigas na 25 kilos para sa mga mahirap dyan sa iyong bayan. Videohan mo yan, ipost mo sa Facebook para malaman ko na talagang umaksyon ka. Kung hindi, araw-arawin kitang tawaging support. Okay. Pero barako to. Baka gawin pa nga nito 1,000 eh. Oh, eto po. Manood at makinig ang mga taga-Lambayong. Lambayong Sultan Kudarat. Don Ramon Engracia, like Don Ramon Engracia. Naglabasa na boss lahat ng mga mayayabong mga kaibigan sa Mindanao. Make my day, Don Ramon. Don Ramon, subukan mo. Tatawagan kita ngayon, supot ka. Sandali. Huwag kang maingay. Eto na. Ang galing na itong naisip ko na to. Alam nyo po, mga kababayan, kaya ako po ito ginagawa. Dahil para na rin sa ating mga kababayan. Dahil gustong-gusto ko pong matulungan ang ating bayan. Ganun na rin po ang ating republika. Kaya hindi ko makapag-logout ngayon. Gusto ko pakalatin yung itong video ko na mapanood nila. Especially
Grasya, sandali. Sandali po, sandali. Sandali po, ah. Ayun. Eto na po, eto na, eto na. Mga kaibigan, maghintay kayo. Boss Cheese, magandang gabi. Sino to? Boss Francis, si Monching para sa Auto Pub. Ah, sandali. Maling Monching tinawagan ko. Tawagan kita, naka-live ako eh. Sandali lang ha. Sandali. Hello? Don Ramon Engracia. Naka-live ka. Narinig ka ng mamamayang Pilipino. Oh, kamusta? Naka-live ka. Sina-challenge kita. Dalawang daang sakong bigas para sa bayan ng Lambayong. Naka-live ka. Napapanood ka ng aking 440,000 subscribers. Nanonood sila. Ayan ang nanonood ngayon. Ha? Nakakurantin kami ngayon. Oo. Oh. Kahit naka-quarantine ka, ito po ang magaling na konsehal ng bayan ng Lambayong Sultan Kudarat. Ito po, ayan ang nanonood sa iyo, 455,000 live. Ayan, Don Ramon. Wala pa tayo na, walang mamilang dito. Basta, Don Ramon, tanggapin mo ang challenge ko. Tumanggap na si senador, yung mga senador, di ko na mapangalanan, tinanggap na yung mga challenge ko ng lahat ng mga mayayaman. Ngayon, makinig po kayo, bayan ng Lambayong, 200 sakong bigas po na 25 kilos, sinasagot po ng magaling na konsehal na si Don Ramon Engracia, tinatanggap niya ang challenge ko. Ayan, mga tiga Lambayong, ayan na. Ayan na, ayan, Don Ramon, nakikita ka ng mga kababayan.